Leslie, kamusta si Sean nung bata pa? Cute na cute, ano? Ang gwapo eh. Ngayon, ang gwapo niya eh. Cute na cute. Opo. Natatandaan ko po nung bata si Sean. Kahit saan ko po dalhin, lahat po talaga pinagkakaguluhan siya. Kasi po, mukha pong foreigner. Oh, si Sean ng baby. Oh. Lagi po tinatanong, Amerikano ba yung tatay ng baby mo? Kasi po, sobrang gwapo, sobrang... Bibo? Bibo. Ah, bibo talaga? Napaka-smart niya po. Siya nga ba? Advanced po talaga siya sa lahat ng mga alphabets, alam niya lahat, toilet trained. Talaga pong advanced po siyang bata. Tapos talaga pong mahilig na siya talagang sumayaw, kumanta, bata pa, mahilig na po talaga. Ilang taon yun, yung bata pa siya na nakikitaan mo na ng talento? Nag-start po siya 2 to 3, ganyan. 2 years old? Oh, cute. Mahilig na po talaga siya. Oo nga. Pero ilang... nung bago nyo natuklasan itong ano niya, no? Pero sobrang bata pa niya, no? Opo. Parang nanghihinayang ako na. Ilang taon siya ngayon? 20 po. 20 siya ngayon. Paano yung nung situation ninyo na nagkaroon kayo ng problema ng ama niya, di ba? Opo. Naging at that time, how old was Sean? 7 po, ganun. Kasi po, siguro din dahil po sobrang bata pa rin po namin before. That time, mga 17 lang po ako. Nung, 17 ka pa lang noon? Talaga naman pala bata-bata bata pa po. Tapos po, siguro hindi pa rin po kaya yung mga stress ng pag-aasawa. Tapos mayroon din pong kakulangan siya. May kakulangan din po ako. Siguro ganun din po. Kaya hindi na kayo nagkasundo. Opo. You decided to just... Para po tahimik na lang din. Para sa mga bata rin. Tapos, paano ito nung lumalaki yung mga bata? Magkapatid yan sila. Opo. Kamusta naman yung ama nila sa kanila at that time? Hindi na po kasi kami nagkaroon ng communication. Nung naghiwalay po kami, hindi na rin po sila nakapag-communicate ni Sean. Wala na po silang communication. At hanggang ngayon? Nagkaroon po sila ng communication nung may sakit na po si Sean. Doon lang po sila ulit. Opo. Ever since then po, hindi na po sila nag-communicate. Yeah, anong naging effect, nagkaroon ba ng effect sa mga bata yun nung nagkahiwalay? Kay Sean particularly? Nung wala na yung father niya? Tingin ko po, kasi po nagkaroon po ako ng second family. Opo. Yung husband ko po, super close po sa kanila. Love na love po nila. Opo, parang yun na po yung naging father figure niya. So, parang... Napunoan. Parang hindi naman nila masyadong na-miss yun. Ano? Gawa ng meron namang tumatayong bilang ama. Opo. Bilang ama nila. No? Noong papangarap na ni Sean na sumikat eh, di ba? Bilang bata pa po. Artista o kaya singer o ano, no? Eh, ano naging reaction mo nung nag-desisyon si Sean na gusto ng Maynila para to pa rin yung mga pangarap ng bata? That time, ano po siya? Kung di po ako nagkakamali, parang fourth year high school, ganyan, or first year. Parang ano na po, yung senior high school. Alam ko po naka-enroll siya nung nag-aaral siya, tapos bigla po siyang... nagpaalam na gusto niya daw po mag-audition sa Starstruck. Tapos, hindi ko po siya pinayagan. Nagalit po ako. Sabi ko, nag-aaral ka. Mas importante yung pag-aaral, ganyan. Tapos po, ginawa po, tumakas. Hindi po siya nagpaalam. Ang ginawa po niya, hindi ko po alam kung ano yung binenta niyang gamit niya. Para lang po magkapera siya, pang luwas niya. Pamasahin niya. Sa Manila. Tumawag na lang po siya, nasa Manila na siya. Tapos po, lagi ko na po pinapagalitan kasi pinapauwi ko. Dahil nga po nag-aaral. Hindi na po siya umuwi. Doon na po siya nagstay. Dito na po siya nagstay. Ikaw ba, saktan nun, nagtampo ka? Opo. Kaya lang, kasi sobrang close po kami ni Sean. Lahat po ng problema niya, lahat ng mga dinadala niya, sa akin niya po in-open. Natatakot po ako na pag nagalit ako, hindi na po siya sa akin mag-open. Tapos kung saan pa po siya maligaw pa po ng landas. Kaya ang ginawa ko po, sinuport na lang din po namin kung ano yung talagang gusto niya.
Tinatanong ko na lang po siya kung okay siya dito, kung anong kailangan niya, ganun po. Well, paano siya nag-survive dito? Independent po si Sean, sobra. Bata pa po yan. Kaya niya na pong laban yung damit niya, na uniform. Talaga? Opo, bago po siya aalis ng bahay, lilinisin niya po muna yung bahay, magugas muna po siyang plato. Ganun po. Ano po siya eh? Disiplinado naman po, saka independent po talaga siya. Kaya niya pong gawin lahat kahit wala ako, kaya niya. Oo nga, pero pag nandito sa Maynila mag-isa, may kamag-anak ba siya? Wala po. Meron po kaming kamag-anak, pero hindi po siya... Doon po, hindi siya doon pumisan. Hindi nga, paano nga? Wala siyang trabaho, batang-bata siya. Nag-extra po siya. Ang naging, ano po niya, pinagkakitaan niya po, tawag dito, nagbebenta po siya ng mga kung ano-anong mga... pampakinis, ganyan, nag-indoors-indoors po siya, nagmo-modeling po, ganyan. So, sumasali po siya, mahilig po siyang sumali sa mga parang mga fashion shows, ganyan, na nagkakaroon po siya na parang talent fee, ganun, modeling. Yun po, dun po nagkakaroon siya na parang mga extra income. Tapos pagka po, hindi naman po kayo siya nanghingi. Hindi siya nag-depend sa'yo. Hindi po. Hindi nanghingi ng pera sa'yo. Madalang po, napakadalang po, yung tipong umaabot po ng ilang buwan na kaya niya, tapos sabihin niya lang, mahala akong pambayad nung, umuupa po eh. Umuupa po siya ng parang maliliit na apartment, gano'n. Eh, paano ninyo na-discover na may bone cancer siya? At stage 4 pa man din. Ano po yun, nung pandemic po, nag-start po yung career ni Sean, na dun po siya nag-boom sa social media. Okay. Meron pong app sa social media, hindi ko po alam kung pwedeng sabihin. Pwede po bang banggitin? Opo. Yung parang Bigo Live, Off Live. Naging ano po siya doon, parang top, parang siya po yung nangunguna na, hindi ko po alam kung anong tawag sa kanila eh. Pero ano po siya doon, malakas po siyang kumita doon. Okay. Opo. Tapos kilala po siya doon, yun po yung naging pinagkukunan niya na binibigay niya rin po sa akin yung kinikita niya doon. Opo. Malakas po siyang kumita doon, naabot po ng 50,000 a month, pataas. Wow. Pero nung na-discover na meron siyang stage 4 cancer? Yun, panahon po na naglalive po siya everyday. Kaya nga, paano nabago yung buhay niya? Sinabi ba niya sa'yo kaagad? Hindi po. Sinasabi niya lang po sumasakit ng konti. Konti lang, parang akala po namin pilay, simpleng pilay. Lalo na po kaming taga-probinsya, basta po may masakit. Sige, pag-uwi mo, pahilot natin. Ganun lang po. Kaya ginawa po namin, nung pag-uwi niya po, pag-birthday niya po kasi, or Pasko, or bagong taon, ganyan, birthday ng anak, ng kapatid niya, or ako, dun lang po siya umuwi. Birthday niya po, uuwi siya. Sabi niya, ma, uwi ako, sumasakit yung braso ko. Sabi ko, sige, pahilot natin. So, nag-birthday po siya. After po ng birthday niya, kinabukasan, pinahilot pa po namin. Tapos sabi niya, nung gabi po na yun, na pinahilot namin, ma-okay, parang umokay, sabi niya. Eh, ilang buwan na po pala niyang iniinda yun. Hindi niya po pinapansin. Kasi nga po, gusto niya po mag-live. Kumikita po siya dun eh. Masaya po siya na malaki yung sinasahod niya monthly. Pero, paano niya tinanggap? At ikaw din, bilang ina niya, paano niyo tinanggap? Nung na-diagnose nga ng fourth stage cancer? Noong una po, sobrang biglang, nabigla po kami ng sobra. Sobrang hirap pong tanggapin, talaga pong hindi na po ako nakakatulog, kaiisip na bakit yung anak ko, saka bata-bata pa po. Tapos doon pa lang po nagbo-boom yung career niya, nagagawa niya na po yung mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya. May kumausap na po sa kanyang isang sikat na talent agent or hindi ko po alam ang tawag doon, na kunin na po siya after pandemic, hintayin mo lang. Sobrang excited na po siya, tapos biglang isang iglap, sumakit lang po yung braso. Meron ba siyang mga kinonfide sa iyo bilang kanyang ina about his feelings nung nalaman niyang may stage 4 cancer siya at sabi mo nga may tanning pa? Eh, hindi po siya ganoon. Hindi po ganun si Sean. Anong hindi ganun? Hindi po si siya nagko-confide ng nasasaktan siya. Hindi niya po pinapakita sa akin pag umiiyak siya. Pag may in pain siya, hindi po niya pinapakita. Pag alis ko, doon lang po siya iiyak, doon po siya. Ayaw niya po kasi po alam niya iiyakin ako. Ayaw niya po kasi ang mangyayari po, panghihinaan ako ng loob, eh siya po yung mas strong sa aming dalawa. Opo. Siya po yung mas palaban eh, kaya po kahit alam ko, nakikita ko po na hindi na siya natutulog kasi in pain po siya 24 hours. Talaga? Opo, kasi lumaki po siya ng 40 plus kilos.
So, one year po siyang... Namaga yung super braso laki po, niya? Opo. Para po. Ah, talaga? Tapos po, hindi na po siya nakakahiga ng diretso. Kasi okay. Po, may bukol din po sa likod. Okay. Tapos, in pain po. Kasi nga po, sobrang laki ng bukol. Oo. Kuba na po siya. Hindi na po siya masyado nakakalakad ng straight. Oo. Nakakuba na po siya. Oo. Hirap na po siyang bumangon. Hirap na po siyang kumain. Oo. So ano na siya at tumigil na siya doon sa ginagawa niyang ano pag opo, online nung malaki selling, na po nung malaki na po yung braso niya tumigil na siya opo. At umuwi na sa iyo sa Bataan. Opo. Nung palampong nalaman na may cancer na umuwi na po siya. Nasa opo. Amin na po siya. Inalagaan na po namin siya. Nag-stop na po siya. Kaya lang kahit nasa bahay po siya nung hindi pa po ganoon kalaki. Diretso pa rin po siya sa paglalayo. Opo. Kahit po nung alam niya na may cancer. No? Dinala mo pa raw sa faith healer. Opo. Marami-rami pong faith healer. Oh, ano nangyari? Opo. Ano po kasi eh. Kasi naniniwala po ako sa mga ganun, mga kulam-kulam. Kasi po, father ko is pastor po. Oh, nasa Bible naman po talaga yung kulam. Saka, naniniwala po talaga kami ever since sa faith healer. Kaya lang, si Sean po mismo yung hindi naniniwala. So, sabi ko, kung yung mismo may katawan yung dadalin mo sa faith healer, tapos papagamot mo, pero siya mismo, hindi siya naniniwala na gagaling siya. Eh, hindi siya gagaling. Opo. Na-condition po kasi yung utak ni Sean eh, na ang makakapagpagaling sa kanya, chemotherapy lang. Kasi po, bata pa eh. So, may nagsabi siguro sa kanyang isang tao na, ay, gagaling ka naman eh sa chemotherapy. Kaya po, nung dinala namin siya sa iba-ibang faith healer, labag po sa loob niya. Ako lang po yung may gusto. Saka, kami po, bumabiyahe po kaming Quezon province, sobrang lalayo. Opo. Kung san-san po. Wala nangyari, ano? Opo. Kasi hindi niya po ginagawa yung pinapagawa nila. Oo. Yung inumin mo to, ganyan-ganyan. May ilalagay, tatanggalin niya. May ilalagay na ayaw niya po. Opo, ayaw niya po ng ganun. Sobrang sakit lang po. Iiyak siya, ma, hindi ko kaya. Sabi ko, mas mahirap ang chemo dyan. Baka hindi mo alam. Kasi hindi pa po siya nagki-chemo that time eh. Nung dinala namin siya sa iba-ibang faith healer po. Pero... merong bumalik sa buhay ninyo nung habang nagpapagamot kayo ni Sean eh, di ba? Opo. Yung kanyang ama bumalik opo. Sa inyo? Di ko na lang po masyadong matandaan kung sino yung kinontak. Uh-huh. Pero nakontak po namin siya. Mm-mm. Or siya yung kumontak sa amin kasi gusto niya, nalaman niya po yung sitwasyon ng anak niya. Okay. Opo. Tapos dinalaw niya po si Sean. Oo. Kamusta yung tagpo na yun? Okay naman po. Si Sean po kasi di po siya marunong magtanim ng galit. Talaga. Love po niya yung father niya. Saka napakabait po ng buong pamilya niya. Kaya hindi ko na po iniisip yung mga nangyari sa aming dalawa. Opo. Kasi po, natatabunan po yun nung kabutihan po nung sobra po. Yung pamilya niya po. Yun po yung mas minahal mo. Eh. Kaya kahit na hiwalay, separate na po kami, mahal ko pa rin sila. Oo. Pero ito ba ay, sa tingin mo ba, eh, nakapagpabuti yun? Sa sitwasyon ni ano ni Sean? Oh, siguro po. Siguro, no? Kasi ama niya man talaga niya 'yun. Opo. Eh. Oo, na-welcome niya 'yun, ano? Kasi kahit po napalitan naman, kumbaga may tumayong yung ama, iba po yung totoong yung blood father, yung opo. Blood father niya. Oo. Opo. Alam mo, so hindi ko maubos maisip, no, kung paano mo nagawa 'yun, ano, dahil una muna sa kamahalan ng pagpapagamot ng stage 4 pa man din, no? Paano mo ginawa? Anong ginawa mo, Leslie? Hindi ko rin po alam. Anim po anak ko. Kaya hindi ko po... Nung una po, niisip ko, paano? Alam kong mahal yung sakit na to. Mag-ano lang din po yung mga kinikita namin sa trabaho ng mister ko. Maliit lang din po yung naitayo naming kabuhayan. Naubos po talaga. Tapos nag-aaral po yung mga anak namin before sa mga private school. Siyempre, kaya po, naitataguyod po namin sila sa mas magagandang school. Pero nung nagkasakit po si Sean, ano po, siyempre inilipat mo na po. Tipid-tipid na, po. Iba na. Kumbaga, lahat ng gastos, kailangan isipin yung susunod na chemo. Kasi every 21 days po, kailangan ma-admit kami. Kailangan po siya mag-chemo. Hindi po pwedeng mag-mintes. Kasi pag nag-mintes po, babalik ka na naman. Mas, opo, parang mas baka lumala. Mas mahal. Opo. Kaya po sobrang talaga pong ang hirap. Tapos lulubos pa kayo ng Maynila. Opo, tapos hindi po kami tiga rito. Wala po kaming kamag-anak. Yun po yung pinakamahirap. Kasi po, kailangan ng mga dugo. Kailangan po lagi ng sasalina ng dugo. Tapos, wala po kaming pamilya dito. Na kailangan ng 10 bag ng dugo. Saan ako kukuha nun? Isip po ko nang isip, saan? Tapos, mangyayari po, parang hanggang sa, ano na po kami sa bawal pala, nabibili ka ng dugo sa tao.
Hindi ko po alam kung pwedeng sabihin. Kaya lang alam po kasi kaming means. Alam mong pumunta po dito yung mga friends or relatives namin from Bataan para magbigay ng dugo kay Sean. Ang nangyayari po, wala po talaga kaming makuhanan. Ala rin po dun sa ospital, tapos kailangan niya pong salinan. Ang nangyayari po, nag-join po ako sa isang group ng parang nagdo-donate sila ng dugo, pero babayaran. Opo. Para lang masalinan siya. Kasi nga po, bumabagsak po siya. Nagpi-50-50 po siya. Pagka bumabagsak po yung mga platelet niya, white blood cell, ganun po. Nagbabagsakan po yung potassium niya. Lahat po ng mga nasa katawan niya, magnesium, sodium, lahat po ng mga yon, bumabagsak po yun ng sobrang baba. Na delikado na po pala yung buhay niya. Hindi pa namin alam. Kasi hindi nga po siya dumadaeng. Opo, ayaw niya pong paalam sa akin na may nararamdaman na siya. Ayun pala, malapit na po pala siyang mamatay. Opo, mamatay. Hindi niya pa po, hindi po siya nagkasabi. Yun po yung mahirap sa kanya. Kasi ayaw niya nga po akong masaktan, matakot. Tingnan nga natin kung ano sasabihin ni Sean. Tawagin natin, ha. Tingnan natin kung ano. Sean, come in please. Salamat, ha. Thank you for coming. Hello, Sean. Po. Thank you so much. Sean, paano mo tinanggap na ano, meron kang malalang sakit? Paano natanggap? Tinanggap ko na lang po siya kasi po, sabi ko po sa sarili ko, parang hindi na po siya may babalik eh. Kung iisipin ko pa po na parang ma-depress po ako, malungkot po ako, mas iisipin ko na lang po na maging positive kahit po may pinagdadaanan ako, para maging masaya po ako. Mag-iisip po ako ng mga pagkakalibangan ko, ayun po yung gagawin ko, para lang po makaiwas lang po ako sa lungkot na naramdaman ko po. Una muna, yung desisyon, yung diagnosis sa'yo, no? Pangalawang malaking desisyon na ginawa mo, yung pumayag ka, natanggalin na yung braso mo. Napakahirap niyang. Mahirap ba? Hindi pala. Ikaw magkwento sa amin. Nahirapan ka ba? Nung sinabi sa'yo na kailangan na lang tanggalin na lang, gawa ng wala na, hindi na, the chemotherapy sessions did not work. Wala nang ano, no? Paano mo tinanggap yun? Lalong-lalo na, performer ka, di ba? Noong una po talaga, hindi ko po talaga matanggap. Ayoko po talagang ipaputol. Kasi po, grabe po, sobrang bata ako pa po. Napakadami ko po talagang gustong gawin at napakarami ko pa pong pangarap na gusto. Na pupuntahan ko po lahat. Pero inisip ko po talaga, parang siyempre talagang hindi ko talaga kayang mawala po talaga yung braso. Pero yung habang patagal na, iisip ko po yung sarili ko na baka mawala na lang po ako, ganun. Iisipin ko na lang po na, sige po, bahala na, paputol na po. Oo. Kesa mamatay ka, hayaan mo na yun, mawala na isang braso. Pwede, tama nga naman, hindi ba? Kano katagal kang naghirap bago ka nagdesisyon na putulin na yung braso mo? How long was it? 5 months. Akong 5 months din po akong parang tiniis ko po yung sakit eh. Kahit po hindi na po gumagana yung mga iniinom po na gamot para sa ano. Maalis yung sakit? Opo, mga 3 days po akong gising. Hindi po siya nakakatulog sa pain. Sa sakit? Opo, nakaganto lang po ako. 5 minutes po pinakamatagal niyang tulog. 5 minutes lang po tulog. Nakaupo lang po. Opo, pero hindi ko po pinapakita po sa magulang ko na nahirapan po ako eh. Gusto ko po yung ako lang. Ayoko po yung makita nila po nahirapan po ako. Eh, pero nandiyan sila bilang magulang para tulungan ka. Kasi po, parang gabayan ka, suportahan ka. Bakit ayaw mo sabihin? Parang ano po, nasasaktan din po ako kasi parang dahil po sa akin, parang iniisip ko po na naghihirap po ganun, parang bumagsak po kami. Dahil po sa akin, ginagaganto po yung pamilya. Yan po lagi niya sinasabi. Kaya sabi ko sa sarili ko po nun, yung parang umiyak po ako na isang gabi, na ayoko po sabihin na parang hirap na po ako. Parang iniintay ko na lang po na, Lord, kayo na po bahala sa akin. Kung ano pong plano niyo po sa akin, handa na po ako. Ayun lang po yung inaano ko. Pero inisip ko na lang po na yung pamilya ko po, pinaglalaban po ako. Kaya po inisip ko na talagang lalaban ako. Hanggang sa dulo. Hanggang sa kaya ko. So, ngayon na ano na wala na nga yung isang braso mo. Pero teka muna, tignan ko nga, pero meron ka magandang good news eh. May good news ka, di ba? Na ikaw nakabitan na. Prosthetic. Nasukatan ka na ng prosthetics. No? Masaya ka ba? Sobra na, na meron ka ng prosthetics? Angel, can we have the prosthetics, please? Yan. Okay. Ito po. Ayan. Igagalaw rin po siya. Apo, dito po nakakonek po sa likod. Parang yan, ganyan. Nakaganyan. Tapos meron sa likod. Muscle ko po yung ipapagalaw. Dito po sa kabila. Siya nga.
So, iyan, ano, ibig sabihin, tinuruan ka, tinrain ka how to use it, right? Kakarating lang po nito nung isang araw. Oo. Tapos, so, magpapaterapy pa po ako para talagang ipapaterapy, no? Magalaw ko na po siya. Maging natural, normal ang kilos mo, opo, no? Opo. Ay, nakakatuwa naman. Parang ano na lang po siya sa akin, eh. Parang bonus na lang po siya, eh. Kasi uh-huh, tanggap ko na po na putol na po yung ano ko. Uh-huh. Parang bonus na lang po, masaya, thankful pa rin po. Oo nga, of course, yes, no? Malay mo, yan ang inan... ang ano sagot sa mga dasal ninyo, opo, no? Opo. Hindi po kami yung gumastos, eh. Opo. Hindi po namin hiningi yan. Kumbaga, opo, talaga pong blessings. Dumating. Dumating po yung talaga. Sinasabi kong plano ni Papa God para ayun sa akin. Po. Ang makapagbigay inspiration po sa mga tao at makapagbigay sa'yo po. Correct. Kamusta ka naman ngayon? Okay naman po ako ngayon. Kahit po, ano, dire-diretso pa rin po yung paggagamot ko. Nagbibigay pa rin po ako ng inspiration sa mga tao sa iba't ibang lugar. Uh-huh. Sa, ano po, nabahagi po ako ng isang foundation po, Akay Foundation. Yun po yung sumasagot lahat ng paggagamot ko. Sila rin po ang bumili po nito. Uh-huh. Sa lahat po ng gastos ko, sila po talagang inaalagaan po nila ako. Opo. Wow. Tumutulong po sila sa mga PWD rin po, sa lahat. Nagpapamigay po ng kung ano, wheelchair, saklay, ganyan, talagang. Aba, talagang hulog ng Panginoon yung... Parang grabe, sakto to. Ano po, nung nagkasakit po si Sean, doon po namin nalaman na kahit anong pagsubok, kahit walang-wala ka, God will provide po. Opo. Kasi po, ang dami pong time na wala na talaga. Alang-ala po, hindi po namin alam kung saan kukunin. Bigla pong may taong tutulong, bigla pong may lalapit na sasagot sa lahat ng problema. Magkakaroon po ulit ng bagong problema kasi hindi naman po simpleng sakit, eh. Pero si Lord po talaga, siya po talaga lahat yung bahala. Parang diyan ka lang, tiwala ka lang sa akin, huwag ka bibitaw. Opo. Napakaganda niyang realization ninyo, no? Parang, ikaw, Sean, ano ang maiiwan mo na mensahe sa ating mga kababayan na dumadanas ng kaparehong napakalaking problema sa kalusugan? So, sa ayon po, una-una po, lagi po tayong magdasal, Panginoon, at lagi po nating mahalin ang ating pamilya, at di lang po pamilya, mga kaibigan, at sa sarili po natin, kasi ang kakampi lang po natin pinakauna, yung sarili po natin. Kaya po, kailangan po natin tulungan yung sarili po natin. Tayo po muna ang tumayo, bago po yung ibang ano po sa'yo, tutulong po sa'yo. At sapagkat nabanggit mo yung salitang tulong, syempre, ang mama mo sa tabi mo. Opo. Ang pinakamalaking tulong na... Yes po, mama ko po talaga. Talagang hindi matatawaran yan, di ba? Ano ang gusto mo namang iwan na mensahe sa mama mo? Ayun, ma. Totoo naman, ngayon lang ako magkasabi sa'yo. Hindi talaga ako, mahihayin talaga. Sabi nga niya, hindi ka daw nagsasalita sa kanya. Sige nga, pakinggan ko nga kung anong damdamin mo ngayon para sa mama mo. Maraming salamat sa lahat sa paggagamot sa akin. Simula bata ako, hindi mo ako iniwan. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, hindi mo ako iniwan, andiyan ka lagi. Lagi mo akong sinasabihan. Pero sa lahat ng mga sinabi mo sa akin, ayun yung naging aral. Natutuwa ko kung paano ako maging marespeto sa lahat. Ayun. Ayun naman. Love you. Ay, nakakatuwa naman. Pati tuloy ako, Leslie, napapaluha sa inyo. Ano naman, Leslie, ang isasagot mo sa sinabi ng anak mo, hindi ka na magtatampo ngayon na hindi siya nagsasalita sa iyo, hindi siya nag-confide sa iyo. Diba? Ano po 'yan, eh? Sobrang mahal ko po 'yan si Sean, lalo na panganay. Lahat naman po silang anak ko, anim po 'yan, mahal ko 'yan. Kaya lang si Sean po kasi yung pinaka lahat po kasi na nagiging problema niya. Di po ba napakadalang sa batang lalaki na sa nanay nag-o-open. Siya po lahat kasi sa akin. Mama, may ganyan ako, may kaaway ako. Mama, may ganito ako. Ganyan. Lahat po ng problema, love life, brokenhearted, sa akin po umiiyak yan. Para na lang po kaming magkaibigan. Kaya po nung nagkasakit siya, sobrang hirap tanggapin. Lalo na ang sabi po ng mga tao, stage 4, bone cancer, wag mo na pagamot. Sayang lang pera. Mga sariling kamag-anak po, mga tita, mga kamag-anak, kaibigan, wag mo na pagamot. Hayaan mo na lang siya, bigyan mo na lang ng kasiyahan, enjoyin mo siya, lahat ng gusto niya, bigay mo. Ala namang magagawa kasi, mamamatay din. Ganun po. Hindi ko po talaga sila sinunod. Sabi ko hanggang kaya ko, kahit mamalimos ako, kahit manghiya ko ng pera, tigpipiso sa daan, para lang maitaguyod ko yung pagpapagamot niya. Gagawin ko po. Hanggat lumalaban yung anak ko, lalaban ko siya. Yun po yung sabi ko. Sa sarili ko, kahit na sabi ko, walang-wala kami, eh. Lalo na po,
kumbaga yung buhay po namin, iniraraos lang yung pang-araw-araw. Tapos cancer po yung naging sakit na, sakit ng mayayaman. So, di po ba? Pero sabi ko, hanggat kaya ng anak ko. Kahit sabihin yung hanggang ganito lang ang buhay niyan, hindi kayo Diyos. Si Lord lang ang nakakaalam. Yan ang napakaganda. Ngayon po, kita niyo, almost 2 years na po, malakas pa rin po siya. Sinabi, ilang buwan ka lang daw, ano? Pero dalawang taong ka lang ngayon. Sabi, nakakasurvive. Talagang, malakas ka. Malaban po talaga ako. Talagang exercise po, papawis, kakain na madami. Kahit po, yung nakaraan, kakain mo ko lang po. Kahit po ngayon, naglalagas po yung buhok ko. Talagang laban, positive talaga po positive, sa lahat. Go na go po ako sa lahat. Wala po ako inuurungan. You have to be positive. Opo, diretso po sa lahat. At tayong lahat naman naniniwala sa Diyos, hindi ba? Na may yes, Diyos. At dahil tayo naniniwala sa Diyos, meron ding milagro. Opo. So tandaan mo yan, Sean, Leslie. Tandaan mo yan. No? Totoo po yan. Nagmi-milagro ang Panginoon. Nung time po na wala na kami talaga, na ipang susuporta kasi kaka-opera niya. Daan-daang libo po yung pagpaputol. Oh. After po nun, chemo weekly. Weekly po, chemo. Na talagang ang laki pong gastos linggo-linggo. Ay, oo. Pati gamot, million, saka po yung pagluwas, yung mga laboratories, sobrang bigat po. After po nun, na sinabi ko kay Shan, hindi ko na alam kung kaya pa. Doon po dumating yung Akay Foundation. Mm-hmm. Sobrang thankful po. Saka sa lahat naman po, napakarami rin naman po talaga ng tumulong. Karamihan po, hindi pa po namin kaano-ano. Uh-huh. Doon mo po makikita na hindi lang po kaibigan, kapamilya mo yung tutulong sa'yo. Pag walang-wala ka na. Hindi po sa inaangat namin sarili namin, kasi kami po, ni Sean, pag may lumalapit, kahit wala kami, kahit sa maliit na bagay, tumutulong kami. Hindi po namin alam na yung magiging kapalit nun, hindi lang po 10,000 folds. Sobrang laki po. Yung mga tipong ni hindi po kami kilala, ang laki-laki yung halaga po yung binibigay nila. Ni hindi po nila kami kilala personally, hindi nila kami kaano-ano. Nagtataka ko paano nila kami nabibigyan ng ganun. Opo, salamat, salamat. Eh, kayo minimilagruhan na pala eh. Opo. Oy, kami nagpapasalamat sa inyo ha. Napakalaking inspirasyon yan, daladala mo siyan. Ha? Sa aming palatuntunan. At sana sa lahat ng nanonood sa atin ngayong gabi, no? I am sure, no? Talagang very uplifting storya ng buhay mo. And I hope really, I'm sure God will continue to bless you. Yes, bro. Thank you so much. Thank you, Leslie, salamat, Sean. Thank you, good luck to you, ha? Salamat. Salamat po.